Guys, alas tres na lang hapon dito and yun. Kape tayo, guys. Alam niyo ba, guys, yung asawa kagabi pagdating niya, nagulat ako kasi yung mga nakita kong libro sa baba, yun, may ilang piraso siyang dala-dala. Tapos, natawa ako, sabi ko sa kanya, bakit mo dala-dala yung libro? Tapos sabi niya, tama to sa'yo, pwede mo itong mabasa, pwede mo itong magamit para ano, matuto ka. Eto, guys, yan. Ang dami, guys, tingnan nyo. Yan. Tapos meron pa ditong ano, plastic card. Yan, may pangalan siya, guys. Yan. Nakita ko na yon kahapon nung pagbaba kasi nagpunta ako ng market. Kaso, ang dami ang dami-dami niya talaga, guys. Kaso, hindi ko pinakilaman kasi nung nakaraan may nakita din ako sa basurahan na ano, na-stop to siya, guys. Ano, pwede pa siya, as in pwede pa, parang bago pa siya. Kaso, sabi niya asawa, huwag ko daw kunin kasi ano, ewan ko bakit. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, bakit mo kinuha yung ano, yung aklat? Diba sabi mo bawal? Sabi niya, hindi naman daw. Ewan ko doon, ang gulo niya nga. Tapos yun, nakita ko may ano siya, may limang piraso lang ata yung dala niya. Tapos, pinabasa niya sa akin, nababasa ko naman talaga siya. Kaso, may ilan lang talaga yung meaning, hindi ko pa alam. Tapos yun, ginawa niya, kahit gutom na siya ha, bumaba siya ulit para kumuha ulit ng mga 10 piraso. Bali, yan. Kaya ganito kakampan. Ano mo naman guys, pambata siya. Pero, sabagay. Kasi, sabi nga niya, parang mag-uumpisa daw ako sa pagiging bata. Kasi nga, di ba? Ang hirap din talaga at mag-aral ng ano, Hangul. Ng lingwahe nila, guys. Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin pag-aralan. Ah, ako lang pala. Yan, guys. Balang pinagbibisyan ko ngayon yan. Nagbabasa-basa ako na ito, guys. Tapos sabi niya sa akin, pag may hindi daw ako maintindihan, pwedeng-pwede ko itanong sa kanya. I-explain niya daw. Ganun naman yun, maski naman nung nasa Pilipinas pa ako eh. Ang taga niya magturo sa akin. Kaya nga, love na love ko yun eh. Nga pala, guys, alam niyo ba, yung mga basura dito, di ba, kunwari, yung ano, yung nga ganito, ganito na lang ha, may mga bayad pa to. May mga talaga. May bayad siya, guys, pag mag-aano kayo ng basura. Yung ano naman, yung mga tira-tirang pagkain naman, may mga nilalagay sila doon na sticker na binibili din talaga sa market. Tapos, ano, yung iba naman, may parang separate yung mga basura nila dito, yung mga tirang pagkain, tapos yung mga plastic, yan. Kaya nga, lahat talaga, guys, pinapagaya ng pera din dito. Di rin talaga madaling mabuhay dito. Kaya yun. Katulad sabi niya, kagabi nagkukwentuhan kami. Kunwari, yung sopa, ipapatapon niya. May bayad din talaga. Hindi siya pwede basta-basta mo na itatapon. Di ba sa atin sa Pinas, basta na itatapon dyan? Sabi ko nga, ang swerte naman kasi karamihan na tinatapon dito. As in, mapapakinabangan pa siya, guys. Katulad nga nung nakita ko yung stop toys doon na gusto kong kunin. Kasi parang bagong-bago pa talaga siya. Kaso sabi niya sa akin, huwag ko daw kunin. Hindi ko kinuha. Tapos nung gabi, sabi niya sa akin, sige daw kunin ko na daw, pero nung pagbaba ko, wala na nga. Kaya nga sabi niya kagabi, ano, mapapakinabangan ko nga daw yung mga napaglumaan na to ng ano, na mga kapitbahay namin sa taas, tinapon na kasi malalaki na yung bata. Tapos yung sabi niya sa akin, mapapakinabangan ko daw to, pwede ko daw mabasa-basa. Sabi ko, tama nga naman. Kaya kagabi, kahit gutom na siya, bumabasa ulit para kunin. Kasi sabi niya, pag hindi niya daw ito inagapan, maya-maya lang daw, as in mabilis lang, wala na daw. Tama nga siya, guys, kasi kagabi nagpunta kami ng Daiso. Pagkita namin, wala na yung mga libro. As in, ang dami-dami nun, ha? Tapos nakita namin, ano, yung isang Ajuma. Ajuma ba? O Muni. Nakataligid kasi, kaya hindi ko siya makita. Tapos yun, nakita namin, hinahakot na yung mga libro. Wala nang natira, guys. Kaya buti naman talaga naisipan niya din. Kaya yun yung mga binabasa ko ngayon. Yan, pag naiinip ako, kailangan ko na rin talaga mag-aral, guys. Kasi malapit na akong pumasok ng school, eh. Mag-i-school na ulit ako. Yan, naman, guys, mga pambata. Pero okay lang. Nakakalibang din naman, guys. Tsaka, mapapakinabangan din talaga siya. Pambata. Bagay, bata naman talaga yung gumamit. Talaga naman pamatanda. Ang tanda ko na, guys. Ang tanda ko na, pero
yung pag-aaralan ko, yung mga ano, start pa man, mag-i-start ka na ganun mula pagkabata. Yun, ganun. Ang dami nila. Dito pa naman guys, alam nyo ba, ang hirap kasi bago ma-citizen, kailangan talagang mag-aral. Mula level 1 hanggang level 5. Tapos kada level siya guys, may ano siya, may exam. Pag hindi mo naipasa yun, hindi ka magpuproceed sa, ay ano, ano yata, pag hindi mo naipasa, uulit ka, parang ganun. Dun kasi sa ano, di ba, nag-schooling din ako sa Pinas. Ano siya, book 1, book 2 siya. Pag book 1, pag natapos mo na yun, may exam din. Tapos, may ano, pag hindi mo siya naipasa, hindi ka magpuproceed sa ano, book 2. Ganun. So, dito naman, level 1 hanggang level 5. Ang hirap nga kasi, di ba? Yun, sabi kasi nila, mas humirap daw yung process ngayon. Hindi ka tulad dati. Tapos, di ba, kumbari, naipasa mo na hanggang level 5. Ano, bago ka ma-citizen, may ano pa siya, may interview pa siya. Yun, sabi nila, ano daw, about sa history ng Korea. Tapos, may mga, marami, mas maraming tanong daw, guys. Di naman, based sa ano, based din sa mga nababasa ko, kasi ano, sumali ako dun sa page ng Corpil. Kayo, guys, kung gusto nyo may magka-idea din about dito sa Korea, yun. I-ano nyo lang, search nyo lang yung Corpil family. Yun, marami kayong mababasa doon, tapos yung mga Pinay din na nakatira dito sa Korea about sa mga experience nila. Yun. Kaya, din talaga po pwede. Meron nga dito guys, alam nyo ba? Ano, ilang taon na sila dito, hindi pa rin talaga sila, as in, hindi pa sila marunong na, ano, ng Korean language. May iba, may nababasa ako sa Corpil, 5 years na, 10 years na, pero hindi pa rin sila ganun kagaling. Sa bagay kasi, siyempre, yun din. Ako nga, di ko din alam eh. Diba, kita nyo naman nga guys sa video ko, pagkausap ko yung asawa ko, parang, kumbaga sa English tapos Tagalog, Taglish. Pag ano ba, pag Korean tapos Tagalog, paano ba yung sabihin? Core tag? Tag core? Di kasi din, ano eh, hindi masyadong maalam yung asawa ko sa ano sa English kaya yun. More on talagang kailangan na Korean yung salita. Kaso yun, di pa talaga ako ganun kagaling. Katulad nga, nakakabasa ako ngayon pero yung mga meaning nga, hindi ko pa masyadong alam. Tapos, ayun, buti na lang talaga kahit papan. Pag hindi kami nagkakaintindihan ng asawa ko, buti na lang may translation. Merong ano, papago, kaya Google Translation. Pag asin talaga hindi ko ano, di ko maintindihan. Kasi ang lalalim kasi ng ibang ano, yung Korean. Tapos minsan sabi ko, paano kaya yun? Buti na lang talaga matyaga siya magturo. Matyaga siya magpaliwanag. Paano pag ano? Kung iba-iba yun. May iba dito guys, ano lang, parang hindi mahaba yung pasensya nila. Tapos karamihan, hindi rin nagkakasundugawa nga ng ano, ng about sa lingwahe, about sa pagsasalita. Kaya talaga, thankful na lang din ako talaga kasi yung asawa ko mabait siya. At saka, ano siya, maanong magpaliwanag, matyaga. Sabi ko nga, kung di dahil sa kanya, siguro hindi ako nakapasa ng ano. Kasi guys, ano, di ba bago ako makapunta dito, nag-apply ako ng visa. Tapos, ewan, sabi kasi, yung school ko kasi, ano siya, hindi siya accredited. Yung King Sejong ng Pasay, hindi siya accredited. Tapos, kailangan ko pa mag-exam ng embassy, Korean embassy. Ano siya, 1 to 25 lang naman guys, pero talaga kung hindi nyo kayang intindihin yung ano, hindi talaga makakapasa. Buti na lang talaga yung ano, nagamit ko dun yung ibang tinuro ng asawa ko. Yun. Yung 1 to 5 guys, madali lang siya. Pero, yung 16 to 25, mahirap. Kailangan talaga nakakaintindi ka na rin ng sentence ng ano, Korean bago siya masagutin. Sa sobrang tuwa ko nga guys, hindi ko na tinanong kung ano yung score ko dun eh. Basta tuwan-tuwa lang ako nung pagtanong kung ano. Sabi niya kasi, balik na lang daw ako gawa ng
pagkuhata ng visa. Hindi ako makapaniwala, sabi ko, nakapasa po ba ako? Tapos sabi niya, oo daw, nakapasa. Tapos yun, tuwan-tuwa na ako. Muti ko pa nga madala yung ID ng ani. Di ba kasi pagpapasok ko doon, mag-iiwan ka ng ID, tapos bibigyan ka ng parang number na isasabit mo sa damit mo. Muti ko nang maiuwi yun, sa sobrang tuwa ako eh. Kaya yun. Pahirap na ngayon ng ano, ang process ng ano, ng pagpunta dito sa Korea, hindi katulad dati. Kahit nga hindi ka na nag-aral sa Pinas, pwede ka na makapunta dito sa Korea eh. Kaya nat dahil mag-i-school ulit ako dito, guys. Hindi ko alam kung hanggang kailan eh. Pero yun, sana naman maging okay. Sana mabilis akong matuto. Kasi mahirap din talaga kapag ano. Tsaka, minsan kasi ini-imagine ko, parang ano kaya itsura ko pag ano. Kasi talagang diretso na ako magsalita ng Korean. Parang ang galing-galing. May mga nakilala akong Pinay dito, guys, na ano, as in talagang nakakapagsalita na sila ng street na Korea. Nakakatuwa kasi. Ayun, ako kasi pa isa-isa lang eh. Sana din, mabilis din ako matuto. Ayan. Saka, nagpapasalamat din ako gawa ng, di ba nga, nakapag-school ako sa Pinas. Marami din akong natutunan. Kaya, magagamit ko din yung dito, guys. Tsaka, sa asawa ko din, dahil matyaga siya magturo. Sabi niya nga sa akin, ano sabi ko kasi, ang hirap kasi nga 'di ba ano, marami pang pagdadaanan, may mga exam pang ganun. So sabi niya, bakit nandito naman ako, tuturuan kita. Kaya 'yun, sabi ko, nakakatuwa naman. At saka guys, hirap din kasi kapag ano, kapag hindi ka pa masyadong maalam kasi lalo na kapag napunta yung family ng asawa mo, yung magulang niya, yung mga kapatid niya, pag nakikita-kita kayo, siyempre hindi naman pwedeng hindi kanya kakausapin nun. Eh sila, hindi naman sila ano, marunong mag-English. Kaya yun, talaga minsan, ewan ba, parang sinyasan na lang. Tapos ano, minsan nakakatawa din kasi, di ba may iba na parang nagagalit kasi di magkaintindihan, pero sila parang, ano, parang tiyaga din nila kasi nga, siyempre, nag-uumpisa pa lang din ako. Parang paras kami nag-a-adjust, ganun. Natutuwa nga ako dun sa mama ng asawa kasi minsan pag napunta dito, yun. Minsan na-stress ako kasi nga, sabi ko, wala pa, paano kaya to? Tapos lalo na minsan pag kami lang dalawa. Sabi ko, paano kaya kami magkakaintindihan? Tapos yun, natuwa yung mama niya kasi nga, di ba may ano, kung may translation ako. Pag hindi ko talaga maintindihan kasi nga, ano, ang lalalim ng salita nila. Dito pa naman guys, bawat lugar din talaga. Parang sa atin sa Pinas, may mga Bisaya, may Bicol, may Ilongga, may ganon salita. May Satori yung tawag nila guys, ganon. Tapos pag hindi talaga kami magkaintindihan ng mama niya, ginagawa ko, ino-open ko yung papa ko, kaya yung Google Translation. Tapos yun, dun ko tinatranslate. Tapos yun, tuwang-tuwa siya sa akin. Tapos ano, pinapabasa niya ako minsan. Eh, nakakabasa naman din talaga ako. Kaso nga lang, yung meaning talaga, hindi ko pa ganun ka alam. Tapos yun, tuwang-tuwa siya, sabi niya, ang galing-galing ko daw. Sabi ko, hindi ako magaling. Kaya gusto ko na rin talaga yan matuto. Pero sabi ng asawa ko, hindi naman daw ganun kabilis matutunan talaga. Kasi kahit siya nagsasabi, mahirap daw talaga yung Korean, yung ano nga nila, yung language nila. Nauutalak. Mahirap daw talaga yung language nila. Tama nga naman talaga siya. Sabi niya sa akin, guys, ano, wag daw ako masyado magmadali. Parang i-enjoy ko rin daw kasi nga, ano, diba? Sabi niya, enjoy your life, ganun. I-enjoy ko rin daw yung ano, pag-aaral. Huwag daw ako masyado magmabilis. Ayun. Buti na lang talaga napaka ano niya. Ano nga tawag dun guys? Napaka maunawain. Yun. Maunawain niya. Kasi katulad nga ngayon na kanina tumawag siya sa akin. Sabi niya, sabi niya kasi, anong ginagawa mo? Sabi ko, yung kinuha mo kagabi na mga libro. Yan, binabasa-basa ko. Tapos sabi niya, yan, oh, nagbasa-basa ka. Tapos pag may hindi daw maintindihan, pag uwi niya daw, itanong ko lang sa kanya, tapos i-explain niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, wag daw masyadong madami. Kunti-kunti lang daw muna yung basahin. Kasi daw baka sumakit yung ulo ko. Kasi nasubukan niyo yun, guys. Pinababasa ko siya ng yung sa lingwahe natin, Pilipino. Yun, pinapabasa ko siya nun. Tapos maya-maya lang, kasi nga, ang hirap din talaga intindihin. Kaya yun, sumakit yung ulo niya. Kaya nga sabi niya sa akin, hinay-hinay lang daw ako sa pag-ano, kasi nga, baka doon sumakit ulo ko. Hindi naman siya katulad ng iba na ano, parang
'Di ba may iba? Ewa, may napagtatanungan ako dito may iba. O nababasa ko sa Corpil. Ano? Parang nagagalit yung asawa nila kasi parang ang gusto ano yun, pagkadating pa lang dito maalam na tapos kunwari nag-school na siya, isang buwan pa lang maalam na. Napakahirap kaya sila kaya din mag-aral ng ano, ng Tagalog. Kaya yun, nakakatuwa lang talaga kasi yung isa hindi niya ako pinuporsige na ano, asin talagang pang mabilisan. Sabi niya hinay-hinay lang. Ang bilis ng oras. Maya-maya magluluto na ako ng dinner namin. Kaso hindi ko alam kung ano lulutuin ko. Medyo stress din ako guys sa ano, sa pagluluto kasi konti pa lang yung alam ko, yung mga naituro niya sa akin. Eh siya pa naman, hindi siya nakain ng pagkain natin. Yung ano, Philippine food. Hindi siya nakain. Ano, may mga naluto na din ako, nagtikim din siya. Katulad ng spaghetti niya talaga niya type. Tapos, nagluto ako ng adobo, ang kinain na lang yung karne lang. Pero yung sauce nun, hindi siya nakain kasi namamantika daw. Tapos, ano pa ba? Yung kaldereta. Ganun din, yung karne lang din ang kinain niya. Sabi niya kasi para daw na ano yung lalamunan niya. And guys, thank you for watching. Sana ay na-enjoy niyo itong video ko. And sana may napulot kayong aral. Please give me a thumbs up if you like it. And don't forget to share and subscribe my channel. Annyeong! Thank you.